Hello, soundcheck, mic test. At mag-update tayong muli, ano, at medyo matagal po tayo nawala, 2 months din yun. At naging busy tayo sa mga bagay-bagay, ano, especially sa cryptocurrency. At ngayon nga ay medyo masama pa rin yung pakiramdam ko kasi galing ako sa sakit. Pero ayan, magbabalik na tayo sa pag-upload and I hope na ano natin to, masustain natin to. No? Ayan, 2 months ago na tayong walang upload. Eh. 2 months ago. And syempre, sa mga ano dyan, mga nagme-message at nagko-comment na bakit wala ng mga update. So yun nga, naging busy tayo guys. Especially sa airdrop, no? Ayan, so nag-focus tayo. Marami tayong wallet na ginagrind kasi. Kaya hindi rin kaya na mag-upload pa tayo. Di ba? O ngayon, chill-chill na lang tayo. At we're hoping, ano, na makakuha tayo ng malaking airdrop. Ayan, and sana pala rin tayo sa mga airdrop na ginagrind natin ng matagal na panahon. At yun nga, ay sinacrifice na natin itong ano natin, mga videos natin. So, let's see, ano? At magsishare tayo. Of course, pagka meron tayong na-receive na next airdrop this quarter, ayan, so last quarter na to ng 2023. Ayan, so tingnan natin, ano? Pagka nag-qualify na to, or tayo, okay, pagka nag-qualify tayo, i-share natin yung mga ano natin, yung mga techniques and strategies, no? And as of now kasi puro ano pa lang eh, puro bali-balita pa lang, hearsay pa lang, ano, yan. Kaya ano muna tayo, chill-chill muna tayo ngayon at masyado na tayong ano kumbaga na umay na rin, ano. Ayan, pero still nagaano pa rin tayo doon. Tuloy-tuloy lang kumbaga. Ayan. So every week nag-grind tayo sa airdrop and sa ibang mga bagay pa sa crypto. Ayan. Eh nagkataon nga lang na yung mga bagay-bagay ay hindi sumang-ayon, ano, sa pagre-record. Ayan. And unahin natin, of course, yung palagi po nating ginagawa ng video, yung mga top trending, ano? Lotto. Okay, so trending siya ngayon. Ayan, silipin natin, ano, sa daily chart. Okay. Medyo nag-rally naman siya. Ayan, from here, and kasi support to eh. Support. Okay, from here, ano? 2.53. Tapos nag-rally hanggang dito, malapit sa resistance. 34% halos. Ayan, pero resistance na to, ano? Resistance na to, guys. Ito, malapit dito sa 3.34. Pero pagka sinilip natin yan sa lower time frame, sa stock overbought na siya sa 4-hour chart, 2-hour chart, same here. Okay, so sa lower time frame pwede tayo mag pullback dito. Ayan, pullback pwede, no, dito guys. Ayan, kasi merong ano dito, mga resistances na eh. Or kung magra-rally pa to, yung next, eto pwede rito guys. Dito pwede, oh. Dito. 3.86. Ayan, so nakamiss din palang mag-ano, no? Mag-chart-chart. Ayan.
3.86.87. Ayan, basta malapit dyan, ano? Ayan, so pwedeng ma-hit dyan if hindi siya mare-reject dito. Ayan. So, ano ba ngayon? Wednesday pa lang ngayon, ano? Meron pang Thursday saka Friday. And we know that pagka bear months, bullish ang market, di ba? And ganun din sa cryptocurrency, solid nga yung mga ano eh, yung mga rally ng altcoins eh, no? Grabe eh, di ba? Ayan, pero expect natin, maybe ah, maybe sa first quarter ng 2024 is magkaroon ulit ng ano, ng opportunity na makapag-ano tayo ulit. Makabili tayo ng mga favorite altcoins natin, ano? Especially yung mga bago, mga newer projects kasi much better yung setup nila and as well yung risk and reward ratio, of course. Ayan. Loto. Oops, di pa natin ito nasisave. Save muna natin, mga lods. 6 minutes na to. Ayan. JFC. Okay, so medyo bilisan lang natin, ano. At medyo napakwento lang ako. JFC na laglag ulit. Laglag. So, tingnan muna natin dito. Medyo intrusive na tong chart natin. Maybe alisin ko muna to, no? Remove drawings. Ayan. Okay, para mas chill lang tayo dito. Ayan. So, ngayon, mag-ano muna tayo. Mag-plot muna tayo ng support. Okay, so for now. So, saan ang pwedeng support natin for JFC? Kasi dito medyo nag-bounce eh, diba? Dito medyo may support na makakonsider. Excuse. At inuubo ako. And at the same time, sinisipon. Ayan. Then, yung resistance, expect natin. Wait lang. Resistance natin dito. Okay, sa weekly to. Pwede dito, guys, eh. Okay, sa area na to, sa 224. Okay, malapit dyan, ano, 224. Tignan natin. Okay, bounce to. Ayan, sa daily chart, kitang-kita naman. Okay, pa-down trend siya since noong July. Okay. Tapos, ayan, breakout siya ngayon, ano. First, breakout. Okay, sa may downtrend natin na to. Downtrend line, breakout, and possible ito. Mahit pa to yung sinasabi nating resistance, ano. Ayan, so hindi pa naman siya rito masagawang tignan, ano. Pero pagka ganito, guys, wait for pullback muna, ano. Kasi pagka first breakout na ganito, of course, yung typical niya magkakaroon na pullback, ano. Ayan. Dito. Check natin dito. Excuse. So, okay dito rin. Okay, i-reset muna natin. Ayan. Yung mga drawings natin para chill lang tayo. Since fresh, ano ulit tayo? Fresh start. Ayan. Noong September pala nag-rally to. Ayan. So, medyo matagal na rin pala ako nawala. Ano? 2 months din. Okay. Of course, yung resistance. Ayan. I-plot muna natin sa weekly. Resistance to 3.62. Then, of course, support. Pwede rito, I think, dito. 2.4. Okay. So, na-ignore na natin itong mga ano na to, no? Isa, tapos dalawa. Ayan. So, nag-focus tayo dito. Ayan, malapit dito sa may ano niya. Sa may low niya nung October 2022.
medyo ano siya, nagbi-build up. Okay, at medyo sideways kung titignan natin, right? 'Di ba? So medyo sideways na 'to. And let's see kung gaano katagal 'to, no? Na magkakaroon ng ganitong ano ba 'to, pattern. Okay? Ayan, so medyo sideways na 'to actually si dito. So yun nga lang, we don't know kung gaano katagal. Yun lang ano. So ngayon, ayan, so typical ano lang siya, pullback. Tapos medyo pangit actually dito sa daily chart ano. Lower high, lower low. Okay, pababa. Pababa siya actually. Support. Ayan. So, nangangati talaga yung lalamunan ko. Ben. Uso yung ano ngayon eh. Lagnat eh. No? Tsaka sipon ubo. Support. Ito dito malapit sa 2.85. So, tingnan natin kung mag-hold dyan. Let's see. Or kung hindi mag-hold, so possible dito. 2.71. Ibaba natin na konti. Ayan. 2.74. Basta malapit doon ano, sa area na to. Ayan. 2.74, 2.71. Save. Next. Okay. Ano ba yun? Alter ba yun? Nabura. Ayan. So, meron kasi kung ano dito, whiteboard na maliit. Ayan. Tapos, dun ko po sinusulat yung ano natin. Yung mga top trending, ano. Top trending. Okay. So, burahin din natin to para hindi intrusive. Remove. Check natin sa higher time frame. Excuse me. So, right now, for alter, hindi pa siya, ano. Lower high pa rin eh. Okay. Di pa stable yung ano na to. Yung price action ni Alter. Ayan. 0.91. Okay, possible resistance. Tapos sa baba ito. Okay, for the meantime, ito muna. Ayan. 0.75. So, just in case na pagka nag-retest dito yan at na-reject, ayan sa 0.91, so, pwede tayong mag-retest dito pababa. Ayan, no? So, yan po yung nakikita natin. So, pangkaraniwan naman, bullish, ano? Titignan natin, nagsili parang na, guys. Ayan. Okay, pagka ganito, ang mindset ko na, okay, pagka, kumbaga hype na yung karamihan, at pagka chinek natin yung chart, okay, pagka berde na, okay, so bearish na ako dun. Ayan. So, ano lang, kumbaga, reverse psychology lang tayo. Ayan, probably, if maglo-load ulit ako at bibili sa quarter, ano nga, sa first quarter ng 2024. Ayan. So, syempre, maghihintay muna ako na maging bearish ulit, ano. So, yun naman yung ano natin. Yung strat natin, ano. Ayan. Ngayon, RRHI. So, trending siya. Why? So, dito, ay, pakicomment na lang bakit trending, ano. Baka may something. So, as of now kasi,
Okay, pababa to. So actually, nag-retest pa dito halos eh. Diba dito? Okay, sa area na to. Ayan oh. So 48. Diba? So medyo nag-bounce pa dyan. Laglag. Okay, tapos nag-retest. Rejected, ano? So nag-indicate na ano yan. Bearishness, no? Pero dito sa weekly chart, nakalubog na to. Oversold. Okay, pwede na tong mag-flip. Okay, papataas. Pero tignan natin. Okay, baka mag-extend pa to pababa. So, sa daily, oversold na rin. So, I think anytime soon, pwede na to mag-reverse. Okay. Pero tignan pa rin natin, ano. Let's see, guys. Ayan. So, as of now, bearish, no? Ayan, pero yun nga. Okay, malapit na yung mag-reverse. RRH. Ayan. Excuse me. Super kate. APX. Okay, 16 minutes. APX. So, check lang natin. Ayan, balik tayo dito. Okay. For APX. Okay, breakout to actually. Okay, parang ito yung nakita natin before, eh, diba? Ayan, kung mag-extend tayo, pwede rito sa 2.22. 2.22. Ayan, basta malapit dito. No? 2.24. Okay, mukha siyang head and shoulder ano na inverse. Okay, parang ganito yung tsura niya. Diba? Then, nung pagka-breakout, guys, ano nangyari? What happened? Okay. We have breakout, retest, then bounce. Okay. So, ganyan yung typical na, ano, nagalawan, no? Okay, pagka nag-breakout, of course, magkakaroon ng pullback yan. Ayan, pagka talagang bullish, eh, ayun. Of course, tatalbog yan, no? So, dito, ayan, kasi galing ito sa, ano, sa overbought, eh. Ayan, tignan natin kung isang retest pa to, no? Sa 2.24 dito. Ayan, 2.24. Ayan, kasi galing dun sa taas eh, diba? Ayan, kaya tignan natin, no? Pwedeng-pwedeng mag-retest na dito sa 2.24. Save. Class, ano ba to? Class 2. I-check nyo yung ano, PHA. Mukhang maganda yun. Especially sa ano. Yung sa mga walang magawa. PHA nasa ano eh. Nasa bottom eh, diba? Speaking of MRC, eto naman guys. Eh, malayo pa to sa katotohanan. At kung ako'y tatanungin guys, kung ako'y bibili na to, eh, magwe-wait muna ako, of course. Hintayin ko siya malaglag dito, guys. Ano? Sa 1.08. Okay, possible ba? Yes, of course, possible yan. Nasa weekly tayo, pero hindi pa nakalubog yung RSI. Kaya possible pa yan, guys. No? Or below sa 1.08 kasi dito kasi meron pang isa dito. Eto. O yan, dalawa yan, ano? Sa 1.08 or dito sa 0.71. Ayan. So, yun lang. Okay, wala nang iba na buying price dito for me, ano? For MRC. Para iwas ipit. O, diba?
Ayan. Sa 1.08 up to 0.71. Ayan. Kung bibili ko. Pero, pagka kasi chinek natin to, medyo may katagalan rin to guys. Ano? O, diba? 1,295 days. O, matagal din na hintayan yan, Lods. Diba? Okay, para naipit ka din dito. O, diba? 1,330 days. Pero, pagka nag-rally naman, o, diba? So, solid lang din. Okay. So, for this one, bawal mainipin dito. Ayan. Kung i-ano mo to, i-consider mo to, guys, for bottom picking, eh, ayun. Get ready, ano? Na parang ipit ka dyan kasi matagal yung kanyang, ano eh, accumulation. Diba? Ayan. So, yun po yung worst case, ano? Ayan. Kasi meron na iba rito, saglitan lang din, ano? Okay, katulad na to, nung 2009, saka nung 2020. Ayan. So, pwedeng malaglag doon. Kaya chill-chill lang, no? Tapos, last, SEC. So, dito, guys. Check natin. Okay. Okay, nakaka-comeback naman siya pero binuhusan din, ano? So, ngayon, ayan, burahin natin. So, as of now, yung resistance ito, kitang-kita naman, ano? 36.11. Support, of course. I-plot lang natin to ng medyo maayos. Ayan, 27.15. Check natin. Okay. So, slight, ano rito? Slight flip. Papataas. Ayan, sa weekly chart tayo. Silip konti. Okay, may gap dito. Mahilig sa gap. Etong ano, no? Etong SEC. Daming gap, oh. Ayan, tignan natin kung ma-fill to or magre-retest muna dito sa 27. Ayan, kasi pwedeng ganun muna, eh, no? So, kung di siya mag-ano dito, magra-rally to fill this gap. Mas possible ito. Ayan. So, mag-retest dito. Ayan. Tignan natin sa indicator. Okay. So, medyo nag-ano siya, ano? Nag-rally na slight, tapos bumaloktot ulit pababa. So, tignan natin Thursday bukas, tapos Friday. Let's see kung ano mayayari. No? Ayan. So, ito yung nakikita natin for SEC. Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys. At welcome back po ulit sa ating channel. Maraming salamat po sa walang suporta. And especially sa mga naghahanap sa akin, ano, for 2 months. Ayan. And, yeah. So, this is the first time na, ano, tayo magbabalik ulit tayo. At yun lang po. At God bless.